Anthony Davis, mga idol, tama nga ang mindset kahit na nag-i-struggle nga siya sa umpisa ng season na ito. Si AD kasi, mga idol, ngayong season ay 19% lamang sa kanyang 3-point percentage, which is worst sa buong NBA. At syempre, mga idol, maraming nga makakapansin yan at maraming mga asar dito kay Anthony Davis. At pati nga mga reporter, mga idol, ay natatanong na siya about sa kanyang 3-point percentage. At meron nga ang tama at magandang sagot dyan si AD. Sabi niya nga, mga idol, na patuloy pa nga rin daw siyang pupukol ng 3 kahit hindi sigurado kung papasok to or hindi. Well, mga idol, yung mindset ni Anthony Davis na yan ay pwede nga magdulot ng hindi maganda sa Lakers at maaari rin namang magdulot yan ng maganda para sa kanila. Kung ipagpapatuloy nga yan ni Anthony Davis, mga idol, at hindi pumasok ang kanyang mga 3-pointer all throughout the season, ay syempre maapektuhan ng kanyang team doon. Hindi na nga siya maasahan pagdating sa 3-pointer at masisigip nga ang spacing na itong team ng Lakers. Pero kung sa aling, mga idol, na patuloy pa rin si AD sa pagtira ng 3 at pumasok na ito at gumanda ang kanyang percentage doon, ay malaking tulong nga ito sa buong Lakers team. Luluwang ang spacing para kay Russell Westbrook at pati rin kay LeBron James at sa iba nilang mga kakampi. Dahil kung si AD ay magiging threat sa 3-point line, yung bumabantay sa kanya ay dapat na siyang bantayan sa 3-pointer pa lamang. Kaya nga't, mga idol, maganda rin at tama yung mindset na yan dahil once na ma-shoot na ni Anthony Davis ang kanyang mga 3-pointer, napakalaking tulong nga ito sa Lakers team. At sa ating sunod na balita nga, mga idol, eto nga si Damian Lillard ay meron niyang injury pati na rin si Bam Adebayo. So dalawang player ang injured, mga idol, ngayong araw na ito. Si Lillard hindi naman masyadong seryoso dahil 10 days nga lang inaasahan na siya ay mawawala para sa Blazers. Pero itong si Bam Adebayo, mga idol, ay kinakailangan na mag-undergo ng surgery dahil meron nga siyang torn UCL sa kanyang right thumb. At syempre, mga idol, kapag nga ikaw ay nag-undergo ng surgery ay mas matagal pa ito sa 4 weeks or sa isang buwan. Isang setback nga ito para kay Bam Adebayo at isa ring setback ito para sa team ng Miami Heat na napakalaki ng inaasahan kay Adebayo pagdating nga sa depensa at opensa. Kaya nga sigurado, mga idol, laking epekto nito sa team ng Miami Heat na ngayon ay umaasa nga na mag-compete para sa NBA Championship ngayong season na ito. So get well soon, mga idol, sa dalawang player na ito na si Lillard at si Bam Adebayo. At yan ang alamang muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panood. Bye!